Kasi hindi namin kailangan na magsisigaw sa kalsada, hindi namin kinakailangan na ipagtanggol ang mga Marcoses, no, sa bawat isang tao, kundi doon sa mga views namin. At ang kagandahan nito, hindi nagagaling sa aming sarili, kundi doon sa mga tao na nakakaalam ng mga history ng mga Marcoses. Last December lang ako. Pero matagal na akong BBM supporter, 2016 pa. No? At sa pagtakbo niya nung vice presidente. Pero yung family ko, Marshall baby kasi ako. Sir, tapos before ba yung sa BBM, yung content mo, ano ko yung content mo? Yun na nga, no? Na-inspire ako sa kanila kasi ako ay nagpo-volunteer as a leader, no? Paranel group, no? Sa Pasay City. At na-inspire ako sa kanila, sa kanilang... Kasi being a parallel leader group, kailangan mo pa magtawag ng mga tao para iparating sa kanila ang suporta, no? Para kay BBM. Bakit mo? Why we choose? Why we support BBM? So naisip ko na meron palang platform na vlogging na magagamit, no? Para mas mapadali yung pagpo-promote, no? Doon sa tao na ating napili. And then simula na, sir, yun yung content. Actually, ang content ko, ano, history about the Marcos. History ng Marcoses, no? Sa kanyang tatay, sa kanyang lolo. At saka siyempre, doon sa mga activities noong nakaraan, halos lahat ng kasamahan ko, yan naman ang content. No? Hindi naman sinasabi na yung mga vloggers na yan, kahit tanungin natin, alam na nilang history ng Marcoses. Hindi. Galing doon sa mga nai-interview nila. At yun ang mga buhay na patuloy. No? Walang edit-edit yun. So kung ano yung tinatanong nila, yun yung sinasagot ng mga tinatanong nila. So ako naman, na-inspire ako sa kanila kasi nga, gaya na sabi ko sa'yo, hindi ko kailangan magpatawag ng isang barangay para i-promote si BBM, para sabihin yung the other side of the story. Aminin natin at hindi, sa bawat kwento, may isang istorya. So, yun na ipara sa amin. Ito, sir, personally, simula na naman. Kasi, iba yung ibang monetary na rin sa nila. Malaki sa nyo po yung kinikita ko. Mas malaki pa po yung ginagastos ko. Oh, wag natin, hindi naman kami ipokrito para hindi sabihin na kumikita kami, no? At galing yan kay YouTube, doon sa aming mga views, no? Pero may mga supporters tayo, may mga sponsors tayo from abroad at mga kababayan natin dito sa Pilipinas na kapag kami pupunta ng mga probinsya, kami ay welcome. Kami pinapatuloy ang aming mga tulugan, ang aming mga kinakain ay sinasagot nila. So ako kumikita po ako pero kulang pa po doon sa aking ginagastos sa pag-travel. Konti lang, konti-konti. Depende. Depende sa laki ng subscriber. Okay. Hindi ko pwede sabihin na hindi ko siya tinututukan. Kasi nga ako, nag-vlog, na-inspire dahil talaga ako'y BBM supporter. No, Marco supporter ako mula pagkabata. No? At gaya nga nasabi ko, lahat nagsisimula sa mababa. Nasa maliit. So, nung natuto ako, no, may isang kaibigan ako nung nasa likod nyo, nagturo sa akin na mag-vlog, no? Nasa likod nyo. At yun, one month pa lang, nakakuha ko ng 1,000, 2,000 subscriber. Pero yun, masaya kami. Bakit? No? Kasi hindi namin kailangan na magsisigaw sa kalsada, hindi namin kinakailangan na ipagtanggol ang mga Marcoses, no, sa bawat isang tao. Kundi doon sa mga views namin, at ang kagandahan nito, hindi nagagaling sa aming sarili, kundi doon sa mga tao na nakakaalam ng mga history ng mga Marcoses. Katulad ng mga tao na nandito, yung tinatawag na 31 million na voters ni BBM. Sir, ilan yung subscriber mo personally? Oh, nasa 4,000 pa lang ako. Oh, pero mas madalas kasi ako ang komentarista. At yung mga kaibigan ko, mga vloggers na yan, sila yung nag-upload ng mga videos. Sir, talagang 24/7 kayo nandito. Paano ba yung Ang uploading kasi depende, no? Depende sa puntahan nyo, no? Depende, katulad ngayon, yung mga nandito, pwede namin kumuha ng mga interview sa kanila at pwede namin i-upload yun. Tapos may mga naka-live din katulad nila, no? Yun yung mga naka-live naman. At hindi lingid sa kaalaman ng bawat Pilipino na sa ngayon, no, ang social media o ang media platform ng YouTube at ng Facebook ang mas madaling koneksyon sa mga tao.
Kasi kahit nasa loob ng bahay, kahit nasa sasakyan, no? Kahit nasa bakasyon, hawak na yun ang mga cellphone nila. So, ikaw full-time ka na ba ng vlogger or... Hindi po. Hindi po. Hindi ako full-time vlogger. Hindi po ako full-time vlogger. Pero dahil nga sa nangyayari ngayon, sa sitwasyon ngayon, no? Hindi pa tapos ang laban namin, no? Kahit na nanalo na si BBM, hindi na natatapos. Kasi hindi naman ibig sabihin na kami nagpa-vlog kay BBM, ay hindi na namin ipapakita yung the other side of the story. Yes. No? Kaya lang sa ngayon, ang kailangan namin ipakita, no, sa taong bayan, na lahat ng taong bumoto kay BBM ay masaya at nagtitipon-tipon dito at sa iba't ibang lugar. So yun nga sinasabi ko, no, kung merong isang istorya, lalong-lalo sa inyo, meron namang istorya na ipapakita naman namin para sa mga kababayan natin Pilipino. Maraming salamat. Manila ka, Manila. Yes. Ah, yan po, kung saan meron, kung sa may PICC, karamihan sa kanila mga Manila vloggers, no, yung mga Bill programs. Yung artists. Yes. Full time sila, iba dyan part time. Yes po, meaning po, kung sakaling full time naman talaga silang nagbablog, hindi yung kanilang channels po ay maganda na po yung kanilang kinatatayuan. So, pwede silang magkasala rin ng 20,000 pataas. No? Bukod sa pagsuporta doon sa kanilang kandidato, ay natutulungan din nila ang kanilang marami po na bago ang buhay ng mga vloggers, no? Dito sa kampanyahan. Like what, sir? Marami po, yung mga sumasahod po ng mga nakapagpatayo ng mga bahay, no? Kasi hindi na lang naman po itong mga vloggers na ito, no? Nagsimula yan doon sa mga nauna pa mga vloggers na ala natin ay simple lang pamumuhay. Pero talagang malaki po na bago. Hindi lang po itong mga vloggers na ito. No? Napakarami po pa rin po mga parating na mga vloggers. Pero sir, malaki yung difference. Simula lang po yung vloggers na sa company. Oo, malaki po. Kasi nga po, no? Paano hindi maging malaki? Eh yung 31 million na yan, kung yan ay magsusubscribe at manunood sa kanila sa araw-araw, ay di malaki po talaga. Ibig sabihin po, gaya nung kaninang ini-interview namin dito, no, sabi nga, dahil sa inyo, no, lumabas ang mga survey ng mga matataas kay BBM, eh doon naman po talaga nang gagaling, no? Doon talaga manggagaling yung output niya, no? Kung sino po yung mga nanonood, kung sino yung tumatangkilik sa mga vloggers na yan, yung po yung nakukuha natin boto para kay BBM. Last, yung 20,000 ay a month? Maybe? Possible po, a month. Kahit pataas. So kung full-time sila, katulad namin, kami po, hindi naman kami full-time, no? Magkano lang yun? Oo. Ako po, depende nga po sa, ano, sa sipag mo. Kung gusto mong karir. Actually, ako naman, hindi naman talaga yun ang aking ang ating po. Sa kanila, based sa interview mo, 20,000, yung pinakamalaki? Meron po, ano? Depende, meron yung, ano, 500,000, no? Depende sa subscriber. Ang kagandahan lang po niyan, ang nagpapasahod sa kanila si YouTube. So, ibig sabihin, walang nagmamando sa kanila. No, walang nagmamando sa kanila. Ibig sabihin po, freelancer sila, no? No, yun na ang sinasabi natin, no? Kung ang YouTube ang nagpapasahod sa kanila, wala po tayong inaabalang tao. No? At nasa tao naman siguro, no? Kung kami mag-upload ng videos, kung kami magpapalabas ng katotohanan at kung hindi kami papaniwalaan, ay nasa tao po yun, no? Pero yung misinformation po minsan, hindi natin maiiwasan kasi lahat naman ng tao na ini-interview namin, hindi pare-parehas yan, no? Pero karamihan po, kung kami nasa probinsya, ganun ang kwento, ang kwento sa kabilang probinsya, yan po lahat yan documented naman at pinagtatagpi-tagpi namin.